Mula Enero nitong taon, 18 pesos and 20 centavos na itinaas sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 60 centavos kada litro o 5 pesos and 57 centavos kung kasama ang excise tax, ang kailangan pang ma-rollback para mabawi ang mga pagtaas. Sa diesel, 6 pesos o 8 pesos and 80 centavos pa kada litro mula noong Enero. Pero dahil tuloy ang pagbaba ng presyo ng krudo sa world market, posible ang isa na namang oil price rollback sa susunod na linggo. Kaya lang kung magkakaroon, mag-shoot up, halimbawa ang price ng Thursday tsaka Friday, maapektuhan yan. Ang Amerika masaya rin sa mababang presyo ng langis. Nagpasalamat pa nga si US President Donald Trump sa Saudi Arabia na major oil producer. Ayon kay Trump, tumulong ang Saudi para mapanatiling mababa ang presyo nito. Sinabi niya yan sa gitna ng mga pambabatiko sa kanya dahil sa umunay pagkampi niya sa gobyerno ng Saudi Arabia sa isyu ng pagpatay sa Saudi journalist na si Jamal Khashoggi. Sa pagmomonitor ng ating Department of Energy, tama naman daw ang kada litrong presyohan ng mga oil company. Kung walang aberya, nakikita nga ng DOE na magtutuloy-tuloy ang rollback hanggang sa susunod na taon. Pero para di raw tayo masyadong umaasa sa imported na krudo, dapat makahanap ng langis at gas sa bansa na mismo. Kaya inilunsad kanina ng DOE ang proyektong maghihikayat ng exploration para sa langis sa Cagayan, Palawan, Sulusi, North Luzon, Cotabato at Agusan. We are importing practically 90% of our oil requirement. So kung hindi natin matatap ang ating resources, kawawa naman tayo. May oil at natural gas sa West Philippine Sea, teritoryong sinakop ng isang joint exploration agreement ng China at Pilipinas. Nagkapirmahan sa Malacanang nang bumisita si Chinese President Xi Jinping. Yung memorandum of cooperation that was signed was just a memorandum of cooperation to explore ways, not to explore yung Philippine Sea. Wala pang definitive 60-40, joint exploration, wala pa po yun. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.